Guys, welcome to my channel. In my previous vlog, I discussed about my impressions about the Ford Everest. Now, we'll be doing a test drive to check its driving dynamics so I can compare it with the other PPVs that I have driven. Unfortunately, they don't have the 4x2 titanium model which I would like to test drive sana. What they gave me is the 4x2 trend variant, no? But anyway, they have the same components. Was that ang difference lang siguro is yung engine. So in terms of driving dynamics, this would be similar to the titanium model. So we'll take advantage of this opportunity and see how it performs. And hopefully, I can share with you my impression about the driving dynamics of this Ford Everest. Itong trend variant na ito is 2.2 ang engine, which is the same as their titanium model before. Yung dati rin kasi nila na 4x4 na titanium is 3.2 liters naman yung engine. So itong Ford kasi keeps on changing its engine for different variant, kaya medyo nakakalito. So although ngayon ang kanilang titanium is yung 2 liter lang. Mas maliit yung displacement, so I suppose mas modern na yung engine niya kasi ang trend ngayon is smaller displacement pero mas maganda yung mas malakas yung horsepower rating. What I initially noticed here is yung kanyang manibela is malambot talaga kasi electric power steering siya, unlike yung iba na talagang hydraulic power steering. So very good itong initial feel ko sa manibela. So, kayang-kaya itong i-drive ng mga babae kasi magaan yung manibela kasi ang complaint nila pagka big SUV, di ba, mabigat. Yun nga lang, as you increase your speed, itong electric power steering parang nawawalan ka ng feel sa road. Pero I'm sure nag-a-adjust ito as you increase the speed. But nevertheless, yung connection mo with the road parang nababawasan. Hindi siya kasing stable compared sa hydraulic power steering. So, punta tayo sa engine naman. Yung engine niya is very quiet. Yung parang yung European mga diesel cars na tahimik, para kang naka-gasoline engine. Similar dun sa Volkswagen Golf na drive ko. This trend of variant is 2.2 liter with 160 PS. Yung ibang variant naman is mas malaki ang horsepower rating niya. For example, itong Turbo Sport is 180 PS, 180 PS din yung titanium 4x2, and then 213 PS naman yung 4x4 na titanium. Although, ang kanilang displacement is smaller at 2 liter lang. Unlike yung sa Montero and Terra, iisa lang ang engine nila sa lahat ng variant. So, yung feel ng different variants, almost the same kasi pareho naman ang engine. So, nagbabago lang sa mga features nila. This variant has only a 6-speed transmission. Unlike dun sa titanium, meron siyang 10-speed. So, you have many more gears to play around. At saka in terms of fuel efficiency, siguro mas okay yon kasi 10-speed siya. In terms of brake feel, sa akin, siya, parang average lang siya. Hindi siya parang assuring katulad nung sa MUX na na-test drive ko. Mas maganda yung brake feel noon. Sa NVH naman, mataas ang rating nito sa akin. Very quiet yung cabin. In fact, parang na-compare ko na siya dun sa Mazda ko na maganda yung NVH. Tahimik na tahimik siya sa loob. Sa suspension naman, parang similar siya dun sa Nissan Terra. Maganda yung suspension niya, smooth.
hindi yung sobrang lambot. For example, yung Montero, sobrang lambot siya. May tendency siya na para magsusway, especially sa rough road. Ito, mukhang ano siya, composed siya. Para din siya ang yung sa Nissan Terra. So, pag dinaan mo siya sa lubak, swabe lang. Parang ang feeling ko, yung alam mo, yung parang malapit na siya dun sa ride ng crossover, considering that this is a ladder frame chassis. Ha. In terms of visibility naman, maganda rin. So, hindi siya parang nakalubog, hindi katulad nung sa ano sa Fortuner, parang nakalubog ka. Ito, parang ano ka, maganda yung kanyang seating position. So, kitang-kita mo yung road ahead. Tsaka ang feeling ko dito, parang antangkan-tangkan niya. Not to mention the fact na yung belt line niya, yung height ng pinto, mataas tapos maliit din yung salamin. Parang similar ang design niya doon sa Isuzu MU-X. So, ang feeling mo, talagang mataas talaga. So, in terms of roominess, okay siya. Yung ceiling height is okay. The seats are well-proportioned. Hindi siya masyadong malaki, hindi naman masyadong maliit. And the third row seat is really nice, no? Kaya lang, hindi lang siya nare-recline kasi meron siyang elektronika button o electric button na madali din siguro masira in the long run. Kailangan lang ingatan talaga. Pakinggan natin yung engine sound. Maganda yung hatak niya. Very smooth yung shifting ng transmission. Lalo na siguro kung yung titanium. While maganda yung visibility sa front, no? Yung ano lang, yung A-pillar together with the side mirror, parang nabablock yung view mo kasi medyo malaki siya. Especially if you're turning left, no? Although ang advantage naman ng ano, ng malaki na side mirror, madali mong makikita yung mga ano view sa likod. Okay, let's do a quick summary. In terms of riding comfort, ang ganda niya. Very smooth yung drive niya. So kaya pa na maraming bumibili rin ito eh, because kung pag-uusapan mo ang comfort, okay na okay ito. Para bang ano siya, para yung mahinhin ba siya, hindi siya yung parang rugged na tumakbo. Kasi pag tiningnan mo, halimbawa, yung Fortuner, yung Trailblazer, yung Montero, parang medyo rugged siya eh. Ito, very, ano, eh, very refined yung ride niya eh. Tapos, tahimik pa yung makina, and then ang lambot ng manibela. So, yan ang plus factor niyan. So, kung ang hanap mo is a simple design with good riding quality at saka easy to drive, I think Everest is a good choice. Although may mga features lang siya na kulang pa din. Pero okay na rin. Ang negative lang sa akin dito yung perception na sirain yung Ford, mataas ang cost ng spare parts, saka yung service quality. Yun lang naman. So parang nag-iba yung perception ko nung madrive ko itong Everest. Kasi dati, niayaw kong tingnan ito eh. Kasi nga, hindi ko talaga type yung design niya. Pero maganda pala yung ano niya. Maganda pala yung ride niya. Okay na okay siya. Yun nga lang, parang hindi siya rugged type. Parang okay ito sa mga city drive. Kaya you can see a lot of them in the city. I think lesser sa provinces. Kasi nga, kakaunti yung dealership. So, kung masiraan ka sa probinsya, parang mahirap kasi malalayo yung kasa. Pero, ganun talaga. So, you have to take the risk and be happy with your purchase. In relation to that, ang isang observation ko dito, since nag-iba-iba pa rin yung mga engine sa different variants nila, kung isang engine lang sana, mas madali sigurong i-maintain kasi at least yung parts, mabibili mo anyway, interchangeable with other variants. Which is the strategy na ginagawa ngayon ni Nissan saka Mitsubishi. Kasi si Mitsubishi saka Nissan, isa lang yung engine regardless of the variant. So, parang mas madali yung parts niya, no? Si Mitsubishi is now owned by Nissan. So, that's understandable. But the others are still
doing the same strategy. Si Isuzu has different engines. Si Trailblazer, ganun din. Si Toyota sa kanilang Fortuner, iba-iba din ang engine sa iba-ibang variants. So kung isang engine lang si Ford, so mas madali ang parts inventory kasi lower naman ang volume nila than the others eh. So if you want a very refined ride, spacious interior and lots of safety features, then you can consider this SUV. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!